So, welcome sa Rod TV. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano ako gumawa ng end card and paano maglagay ng end screen. Hanggang doon na nga lang po ulit, kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod ko na video. Support me for more upcoming videos. Peace out! Wait lang. Hindi pa tapos yung video, ginawa ko lang siya for a purpose kasi yun yung pag-uusapan natin or yun yung ituturo ko sa video na ito. Before we start this video, make sure na click mo na yung like, click the subscribe button, hit the notification bell para updated ka na nga sa mga bago nating uploads. And simulan na nga natin to pagkatapos ng intro. So, ituturo ko nga sa inyo kung paano ko ginawa yung YouTube end screen ko sa libreng website na pwede nyo ring gawin o gayahin. And ituturo ko rin sa inyo kung paano ako maglagay ng YouTube end screen ko tuwing nag-upload ako ng mga videos ko. So, pumunta kayo sa canva.com. Actually, meron din itong application so pwede nyo rin siyang i-search or i-download sa mga cellphone nyo. Siyempre, pagpunta natin sa website nila, mag-login tayo. Pwede itong by Google, Facebook, and Apple. By the way, hindi ito sponsored, pero Canva. Baka naman. So, ang pinakamadaling pag-login is with Google. Okay, mag-alala, trusted naman to, so hindi ma-hack yung Google account mo. Ayan na nga, na-open na, welcome Rod, nakalagay. Dito sa search, ilalagay natin yung YouTube outro. Then hit enter. Mapapansin nyo, ang daming templates na pwede nyong piliin. Sobrang dami. Pero yung iba kasi dyan, hindi libre. Kumbaga, kailangan mo pa mag-avail ng Canva Premium para ma-avail sila. Pero marami din naman kasing libre dito na magaganda. So kung gusto nyo gumawa ng sarili nyong template, click nyo lang tong create a blank YouTube outro. Pero kung gusto nyo naman na ng template na at magdadagdag or magbabawas na lang kayo, pumili na lang kayo sa mga template na libre dito. So marami nga yan, pwede nyong i-scroll yan. Pero ako kasi, ito yung end card na pinili ko. Na parang binago ko lang siya ng konti, then yun yung ginamit ko. So makikita nyo, ayan, nag-loading pa kasi mabagal yung internet namin. Basically dito sa dalawang box na block na to, dito lalabas yung video natin na isasuggest ni YouTube. So, kung paano ko nga ba siya ginawa, ituturo ko na rin sa inyo para malaman nyo rin kung paano siya ine-edit or paano siya gawin. Ayan yung nakalagay niyan, ibig sabihin na to play, kapag gusto nyo siyang i-play, ganito ang magiging itsura niya. Okay, ganun lang. 10 seconds nga lang to, pero ako, yung akin kasi, ginawa ko siyang 12. So, pwede nyong dagdagan or pwede nyong bawasan. Hanggang ano naman te, 30 seconds pwede. It's done. Tapos, itong thanks for watching, ang ginawa ko, tinap ko siya tapos, eto, init na ako lang. Ewan ko na ang tawag dito eh. Ayan, alignment. Liitan ko lang siya, liniitan ko. Tapos, itong thanks for watching, lalagay ko lang siya sa bandang gitna. Then, itong logo, ito kasi, hindi naman ako si Red Dahlia. So, to double tap ko yung isang logo na to. Tapos, right click, delete. So, matitira na lang to. And ang gagawin ko dyan, ilalagay natin yung channel name natin. Rod TV. Ayan. Yung akin pala is, parang medyo malungkot yung kulay pula niya. Clinic nyo yung pinaka-background. Click nyo lang tong kulay sa taas, yung background color. So, pwede kayo pumili. Marami yan. Ayan, yellow, orange, blue, violet, pink, ayan, green, madami. Pero sa akin kasi, ginawa ko siyang new color. Tapos, pumunta ako sa pinakadulo sa red. Tapos, medyo, alam nyo yan, na-adjust ko lang. Hinanap ko lang yung pinaka-trip kong kulay. So, ayan. Ito yung gusto kong kulay na mangyari sa pinaka-background ko. I-move ko lang dito sa baba. Tapos, yung bilog na tong design, nakikita nyo ba yan? Ayan, kusog natin dito. Ayan, nakikita nyo. Pwede nyo yan i-move ha. Nakadepende yan sa inyo. Pero sa akin, dito ko na lang siya ilalagay. Sa likod ng square na to.
Ito nakikita nyo parang animation na gumagalaw. Right click nyo lang. Pwede nyo yan i-copy. Tapos right click ulit dito. Click nyo yung paste. Tapos ayan. Pwede natin siyang ilagay dito sa kabilang gilid. Ayan. Pero syempre, natatakpan nyo yung black. Double click lang natin yung black. Right click. Bring forward. Ayan. So ito nga, itong mga stick na to, pwede nyo rin itong i-copy. Copy, tapos paste. Ayan, may isa na namang stick tayo dito. Then itong words na Rod TV, medyo lakihan lang natin. Parang mas gusto ko ito gawing subscribe. Tapos, ito guys pala, pwede nyo baguhin yung pinaka-effect ng text. So, double click nyo lang. Tapos, may ito. Ay, hindi. Saan ba yun? Ito, may effects. Yan. Pwedeng shadow, lift, follow, splice, echo, glitch, neon, curve. Ako, parang trip ko yung neon. Tapos, ano ba? Siguro okay na itong 51 yung intensity niya. Okay, minaisip na ako. Gawin mo natin itong IG ko. Rod TV Diaz. So guys, baka din nyo pa ako napapollow sa IG ko. At Rod TV Diaz. Okay. Parang mas gusto ko itong subscribe me. Ayan. Baguhin natin yung intensity niya. Masyadong maliwanag. Iwan ko para sa akin masyadong ano. Then, pwede tayong mag-add ng mga pictures na gusto nating ilagay. Punta kayo dito sa uploads, tapos upload media. Ayan, yan lang pipindutin nyo para mapunta na kayo sa mga files nyo and pwede na kayong mag-upload ng mga pictures na meron kayo. So, ayan, habang uploading na sila, pwede nyo na silang i-drag dito sa gitna. Oops. Ayan. Tapos, ililipat na rin natin itong Facebook logo dito sa ano natin. Actually, marami kayong pwedeng ilagay depende yan sa style nyo, depende yan sa creativity na naiisip nyo. Pero sa akin kasi, yan na lang muna kasi hindi naman ako ganun ka arte mag-design or hindi na masyado sa akin big deal tong bagay na to. Tapos, ito, makikita nyo itong may rise. Ito yung pinaka-animation na mangyayari sa pinaka-end screen natin. And click nyo lang muna itong none. Kung gusto nyo nang walang nangyayari, block. Ayan, may mga pag-ganon-ganong effect. And marami pang mga may corona dito, ibig sabihin premium yan, kailangan natin mag-avail ng Canva Premium para magamit natin yung mga effects na to. Pero ako mas gusto ko tong black, parang mas simple lang, ayan. Then kung sakaling tapos na kayo at satisfy na kayo sa pinaka end screen nyo, ako kasi feel ko mababago ko pa to or feel ko may mga babaguhin pa ako. So depende yan sa inyo ha. Kunyari tapos na kayo ha, i-click nyo lang tong download video. Tapos click nyo tong download. Kailangan nakalagay MP4. Tapos high quality video, then download. Preparing your design, syempre antayin lang natin. It depends kung gaano kalakas yung internet connection natin. Mas mabilis magda-download yung ginawa nating end screen. So kunyari tapos na ma-download yung pinaka end screen mo, pwede mong tanggalin yung pinaka audio nito. At pwede mong tanggalin yung music or pwede mong gamitin pa rin yung music. So, depende yan sa'yo. Pero ako kasi mas maganda na tanggalin mo yung music at maglagay ka ng background music na madalas mong ginagamit tuwing outro mo. Kung makikita nyo, yung parang effects na lumalabas sa Thanks for Watching, green screen lang yan. Parang nahanap ko lang siya sa YouTube. Parang animation lang siya. Then, linagay ko siya dito.
So, ang ginagawa ko nga kapag nag-edit na ako, kapag alam ko na yung bandang outro na ako, patapos na yung video ko, kapag tapos ko sabihin yung salitang peace out, maglalagay ako ng siguro isang segundo ng space para dun ko siya isisingit or dun ko ilalagay yung pinaka-end screen ko, and maglalagay lang ako ng transition, maglalagay ako ng background music ko na madalas kong ginagamit tuwing nag-outro ako, i-export ko na, then i-upload ko na siya sa YouTube. So dahil tapos na nga tayo sa end card natin, mag-proceed naman tayo sa end screen natin. So syempre, kailangan muna natin pumunta sa YouTube studio natin. Pumunta tayo sa content. Mag-click lang tayo ng isang video natin, for example. Tapos sa bandang gilid, makikita nyo merong end screen. Click nyo lang tong lapis. At ito na nga siya. Ganito yung magiging itsura niya. And peace out. Ayan. Diba? Sakong-sako lang siya. Meron dito mga template na binibigay sa atin ni YouTube ng libre. And meron din naman dito yung pinaka-template na madalas natin gamitin sa... na ito yung ginamit natin nung nakaraang video. So maraming mga libre dito. Add element or yung plus element. Click video. So ayan, nakalagay nga dito yung most recent video. Adjust lang natin to. Ayan, i-adjust ko lang siya sa part na lalabas na yung ano ko. What? What the f***? Yung pinaka end card ko. So ayan, ayan, dyan siya lalabas. So, sa part na to, itong linya na to, iusog ko itong video ko para ta-timing lang siya. Tapos isasagad ko lang siya dito. Tapos, magkiklik lang ulit ako ng plus, then video. Ilalagay ko naman siya dito sa kabilang box na kulay black. Ayan, sa kanan. Kapag nalagay ko na nga, i-adjust ko lang siya. Katulad nung sa recent video ko. Pero dahil nga si YouTube ang naglalagay kung anong video yung gusto niyang ipakita sa mga viewers natin, pwede naman natin itong baguhin. Kunyari dito sa now, check this out. I-click ko lang to. Dahil nga nakaset siya ng best for viewer dahil si YouTube ang bahala maglabas ng mga video natin na ire-recommend sa viewers natin. Pwede naman natin piliin yung choose specific video. So basically, self-explanatory na kung ano yung mga video na gusto mong ilagay, yun yung lalabas sa end screen natin. Then after nga niyan, click ulit natin yung add element. Lagay natin tong subscribe. So ito na nga yung channel icon natin. Madalas kasi linalagay ko lang siya dito sa gitna. Ayan, sa gitnang ito. Bandang ganyan lang. Bale, ganito yung magiging itsura niya. Out! Ayan, video ko muna. Dahil nga ganyan lang yung pinaka template natin palagi tuwing mag-outro tayo, hindi ko na siya babaguhin. Pero nakadepende nga yan sa inyo kung anong style or paano yung pinaka-arrangement ng magiging end screen nyo. Dahil video nyo naman yan, so kayo yung masusunod about sa bagay na yan. Then i-click lang natin itong save, then okay na yung video natin. So, bakit ko nga ba siya tinuro sa inyo? Marami kasing mga YouTuber ang nakakalimutan yung bagay na to. Sobrang simple lang naman ito and sobrang laking tulong rin ito sa mga videos natin dahil kung sakaling interested pa yung mga viewers natin sa mga ginawa nating videos, pwede natin ilagay ito sa end screen natin and pwede tayong mag-suggest ng mga videos natin na pwede pa nilang panoorin. So, ikaw, may natutunan ka ba sa video na to? Kung meron man, comment down below. Hanggang doon na nga lang po ulit. Kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod ko na video. Inulit ko na naman yung outro ko. Support me for more upcoming videos. Yun lang. Peace out.